Now, this is a challenge to all the riches out there. Galaw kayo, tumulong tayo ngayon, nandito tayo sa kalamidad. Ha? Sabi ko nga po, yung vlog ko kahapon, kung tinamaan ka, para sa'yo yun. Ngayon, kung hindi ka tinatamaan, bakit ka magko-complain sa akin? I never violate anyone because wala po akong pinangalanan kahapon. Live po tayo. Ito po yung bigas natin, galing Nueva Ecija. Ha? Live na naman. Pagkabato sa langit at tamaan sa pool. Oh, shout out po sa 300,000 nanonood ngayon. Ha? Ayan po yung bigas. Mahaba ito. 6x po ito eh. Ito po yung truck. Ayan o. Ayan o, ipamimigay ko yan. Meron pang isang mas malaki pa rito yung parating. Ayan. Ricky, pakiusapan mo na si Sir, diyan ka na dadaan. Nakababayan. Bagong gising lang ako. Ayan o yung bigas. Wala ang problema ho. Ayaw ho papasukin, ayaw padaanin. Ini-imposean nila ako ng rules na lahat ho ng delivery is dito lang sa gate 5. Pero kahapon ho, ipinagpaalam ko na yan. Ini-imposean nila ako ng rules dito lang daw ho sa gate 5. Kasi ho, kinukomplain nila ako dahil yung mga residente, binigtulong-tulungan ako dahil sa plot ko kahagabi. Eh wala naman ho kung binanggit na hindi mabuti. Hindi ho ba? Ngayon, bato-bato sa langit. Challenge lang naman tong angin eh. Bakit sila nagre-react? Eh di sumagot sila sa challenge. Ang dami nga ako, ordinaryong mamamayan, tinanggap yung challenge ko eh. Ha? Pero this time, sabi ko nga ako, taong bayan ho ito eh. Bakit sila dinidelay? Mamamayan na ho ito eh. Taong bayan ho, hangigit na nangangailangan dito. My God. For God's sake. Ha? Nasaan ang pagiging tao nyo? Ang ayos-ayos kong nakiusap sa inyo. Sabi ko nga, kung para sa sarili ko lang, wala akong problema eh. Hindi ba sila natuwa na meron silang kapitbahay na kahit paano hindi man nila magampanan yung aking challenge kahit ako sumasagot? Hindi ba? Ayan mga kaibigan, yan ho ang totoong pangyayari ngayon. Hindi pa ako nagkakape, hindi pa ako nag-aalmusal. But supposed to be, yung mga bigas na pupunta sa payatas daw, it's being delayed. Kaya, eto, hindi ho talaga, hindi ho makapasok. Wala na, inimplyan na ho ko ng rules. Wala naman ng problema, susunod tayo sa rules. Pero, humanitarian reason po ito eh. Bakit kailangan ganun? Nakiusap naman ho ko sa kanila kahapon. Bakit kailangan ganun? Sige na, diskarga nyo na yan. Baba mo na to. Oh. Yung payatas Quezon City nyo. Yung mga taga payatas Quezon City, andito na yung bigas nyo. Yung mga estudyante na naibit na sa UP Los Baños, nandito na rin ho yung bigas nyo. Sige ito. Ha? Oh, saan? Oh, nakita mo, may clearance pa ngayon sinasabi. Eh, kausap ko lang sila kunsay kanina. Sandali nga. Sandali. Ano na namang kalokohan yan? Sandali yun, mga kababayan. At, patawag nga si sa opisina. Sandali lang ba, mga kaibigan? Ayan o, dito sa guardhouse. Mabuting tao naman tayo sa kanila, pero may rules nga ho, kaya in-impose na ho yung rules. Kaya nahihirapan ho ko ngayon, so ang gagawin ko, yung expedition ko po, dahan-dahan pong hakotin yung 500 kaban papunta sa bahay. Excuse me, patawag nga ako dun sa kay Johnny ngayon. Pakitawagan si Johnny. O kaya sila kunsay. Hindi ko pa ho alam kung mga guard ay may puso pa rin. Kung sila ba ay kaibigan ko pa rin o hindi na. Sige o, pakalat nyo na to.
Actually po, nahihirapan namin. Ayan na pala si Johnny. Ito. Johnny! Johnny? Ayan, ayan. Tapos dito ang expedition. Sige, salamat ha. Ayan o. Oh, ayan o. Ayan yung mga bigas. Ayan. Ako po ay nakikiusap na kung maaari, sana kahit papano, ito naman po humanitarian, na alam niyo po, gusto kong gumalaw ng ating mga security guard. Gusto nila akong pagbigyan. Pero ang problema ho kasi, may order ho silang tinatanggap doon sa taas. Shout out sa 33 million viewers! 33 million, no? Grabe, no? So, ayan po, medyo grabe. Nagigising ko lang ho, hindi ko alam, baka after COVID kung ano na mangyayari sa akin. Pero I'm willing to accept the challenge just to help our fellow countrymen. Sana po, panalangin nyo na lang ako. Tapos ngayon, naiipit po yung mga bigas ng taong bayan. Tamo, iniipit ang gagaling nila. Hindi po ba? Ayan o. Ayan ay para sa taong bayan. Ayan o. Ngayon o, andito kami. Biro nyo, galing ho pa no ho ng Nueva Ecija ito. Oh, ito ay galing ho ng Nueva Ecija. Yan po ay inani. Nakita nyo ho? Ah, Nueva Ecija, Palay Rice. Do not delay. Ngayon ho, nadidelay. Alam nyo bakit? Pinagtutulungan ho ng aking mga kapitbahay. Dahil tinamaan daw sila sa vlog ko. Sabi ko ang tawag kanina. Sabi ko, demandan nyo na lang ako. Pero hindi nyo ako kayang amatin. Yan ang pamamaraan ko para magsigising kayo. O kung marami kayong tinutulong, bakit nyo ako i-complain? Kung kayo pala'y tumutulong, hindi para sa inyo yun. Ngayon, kung hindi kayo tumutulong at talagang tulog kayo, para sa inyo yun. Yan ang sinabi ko. Ganun lang ako kasimple. Bakit kailangan nyo ako i-complain, di ba? Kung kayo ang tinatamaan sa vlog ko, ay para sa inyo yun. Pagkita tayo sa korte, demanda nyo ako, pero wala akong binigay na pangalan. Ngayon, ayaw nyo bang maramdaman na may tika Green Meadow na tumutulong? Di po ba? In behalf of the Green Meadow Subdivision, kami po ay mga tao. Tutulong po kami. Ayan po yung aking advocacy. Kumbaga lahat tayo, kasali ko rito. Di po ba? Lahat kayong kapitbahay ko, kabahagi nito. Ngayon, kung tinatamaan ka sa challenge ko, ibig sabihin, ikaw talaga yung pinatatamaan ko. Ngayon, kung malinis ang puso at konsensya mo, animal ka, hindi ka tatamaan. Hindi mo ako i-complain. Bakit? Para sa taong bayan to eh. Ang dami na nga sumagot sa challenge ko eh. Yung mga ordinaryo magtitinda ng peaceful, sumagot sa challenge ko, di ba? Sumagot sila. Makikita nyo naman sa Facebook ko, I accepted the challenge of Sir Francis Marcos.